Welcome po sa another video ng Mojo Shop. Bali, ito, meron tayong Yamaha SE again, no? Bali, i-check po natin kung ganito ang system ng andar ng motor ninyo, no? Start ko, ha. Ito kasi, dalawang bagay kung ba't nagkakaganito ang ano ng motor ng Yamaha SE. Start ko, ha. So, yan. Swabing-swabe. Again, dito natin, ha. One click. Di ba? One click. So, ang problem, ito. Pag ni-rev mo, no, rev ko, ha. Ayan, ha. So, yun, ha. Parang natitigilan siya. No? Parang nalulunod. Huh? So again guys, sabi ko sa inyo, partida, nakapatay pa yung fuel cap, ha? O, ulitin natin ulit. So, start. Then. So ayan yung problema. Kita nyo? Narinig ninyo, di ba? Ayan na. So, ayan yung tinatawag na hagok, no? Mahagok si motor. Ayan, parang mamatay pa, patay. Start natin ulit, ha? Di ba? Wala ka problema. Pag ni-rev, so, ando na yung problema. You know what, guys? Napaka-simple po niyan. Kung kayo taga-subaybay ng aking vlog sa YouTube, no, yung Jojo Abellano YouTube channel, no, marami po kayong mapupulot na aral doon about Yamaha SE FC mechanic job. So, okay. Ito lang po kasimple yun, no. Hawakan nyo yung carburetor, no. Kaya patay kayo bakit na baka bumakfire, no. Hawakan nyo yung carburetor ninyo. Ayan, paulit-ulit ko eh. Hindi ko alam kung nakailang video na ako nito, no. Ilang post sa Facebook ko, diyan sa YouTube, no. Ito po, hawakan nyo yung carburetor ninyo, then i-twist ninyo. Tanggalin nyo yung airbox para mas mapatunayan nyo na tama ang sinasabi ko, ano. Ayan, di ba, walang airbox. Hawakan nyo rito, then i-twist ninyo. Ayan, no, ang problema. Kita nyo? Once na gumanyo ng carb ninyo, once na nag-twist, problema talaga yun. Ayan, no. Tignan nyo. Kasi supposed to be ang hangin is papasok lang dito sa intake, sa carb. Di ba? So, pag ito gumagalaw, may ligaw na hangin na pumapasok dito. Siyempre, pag nirev natin, no, malakas yung higop ng hangin. So, papasok ang hangin dito. No? So, ganyan ang magiging senaryo niya. Yung hagok. Start ko ulit, ha, para... Ayan. Guys, starting, wala problem. Rev natin, ha. Dito lang. Ayan, ha. Patay makina. Di ba? So, ito yung sasabi ko, dalawang kaso, ba't nagkakaganyan? It's either na may tubig ang tangke mo or maluwag yung clamp na yan, no, mga paps, no? Tingnan nyo. So ito, first clue is, first problem is maluwag. So doon muna tayo, no? Tingnan nyo, hihigpitan ko, ha, para nakita nyo na actual. So tanggalin natin to and tanggalin natin tong tornilyo. Mapapansin niyo merong ano yan, merong spacer. Spacer stopper. So gaya nung paulit-ulit ko sinasabi sa inyo mga paps, no, mga mamsi, ano. Pag maluwag yung clamp na yan, palyado carb. Kakain ko isang tools. So, yung spacer dito, no, tanggalin ninyo. Kasi luma na yung rubber manifold natin, eh, no. So, ang nangyayari, lumiit na siya.
So kung meron kayong makukuha ang bagong rubber manifold, eh much better. Pero kung wala naman, eh palitan nyo na lang ng clamp. May yung hose clamp, no? So ayan, no? Ayan yung spacer. Ayan. Tanggal nyo yung spacer, then ibalik nyo to para mas masakal niya yung rubber na to. Okay? If ever man na hindi masakal or hindi man siya humigpit, eh palitan nyo na lang ng hose clamp. Kasi kung ganito rin bibili ninyo and kahit bago yan, eh wala rin. Kasi yung rubber manifold natin ang nag-shrink. Okay? So balik natin. So ulitin ko, dalawang bagay kung ba't nagkakaganyan. It's either may tubig ang tangke mo or yung clamp na yan na may problema, baluwag. So ito, sinishare ko sa inyo para baka sakaling mangyari sa inyo, para hindi na kayo tatakbo sa shop or sa mekaniko, no? Ito, actually ito is very basic, no? Kasi pag maluwag yan, talaga hahagok yan. Pinapasukan ng ibang hangin, eh. Yan. So far, yan. Humigpit siya. Yan ang sagad. Tapos hukakan natin ulit kung gagalaw siya. Yan. Ito pa isa. Yung dito, hindi gumalaw. Ito naman yung gumalaw. So tanggalin nyo rin po yung spacer doon. Kasi para makaiwas kayo sa gastos, kasi hindi naman sa pag-ano, may mga nananamantala. Hindi naman lahat, ano. Kaya lang, syempre, imbis na maliit lang ang sira ng motor mo, lumaki pa. So ayan guys, yung pangalawa, oh, yung spacer. Kasi pag may spacer yan, kahit anong higpit nyo, hindi higpit kasi stopper, stopper spacer yan, eh. No? Balik natin. So ayan guys, no, nahigpitan na natin, ano? Higpit na. So start tayo. Swabe, ah. Orin tayo. Oops. Ganun pa rin. Isa pa. Patay. So hindi tumutuloy yung andar, no. So yung second option na sinabi ko sa inyo, yung carb, no. Ay, yung carb, yung tangke. Check nyo po yung tangke ninyo. So kuha kayo ng disposable cup. Saurin nyo. Tignan nyo kung merong tubig. So yung tubig, yun yung clear na ano sa ilalim, yung gasoline is nakalutang. No? So ayan, no, kita nyo kagad. Ako pala, kita ko kagad. So ayan guys, no. Tingnan nyo, puro tubig laman. Alangiya. Kita nyo? Tubig yan, mga paps. Wala gasolina, oh. Tubig. Tubig. Tubig, oh. Shot kayo. Kaya guys, ha, yung previous video ko, i-check ninyo yung gasoline station. Huwag kayo magpagas dun sa naka-basin area or bababang area, no? Yung gasoline station. So, mahal na ng gas, tubig pa na ikarga sa motorsiklo natin. Patay tayo dyan. So, yun yung isang shot. Subukan pa natin ulit. Tinagay ko na. Ito ulit. Tinagay. Puro tubig. So, guys, ang laman ng tangke natin is tubig. Ayan, ayan mo. Clear na clear. Walang gasolina. Big 2 ang laman ng tangke. Kaya palyado ang ating motorsiklo.
So ayan, tubig lahat. Makakapalang paningan ng 300. Guys, no, na ano natin yung gasoline, no, na nasahod na natin. So far wala na siya tubig. So ito. Start tayo, ah. So rev natin. Ayan na. Okay na siya. No. So again, ulitin ko ng konti pa, no, one more time. Pag ganun ang carb natin, i-check nyo yung dalawang clamp. Tanggalin nyo yung spacer stopper or stopper spacer para maigpitan niya or masakal niya nang gusto yung rubber. Pag naiganin nyo na at gumanon pa rin ang system ng motor ninyo, eh, tanggalin nyo yung hose, sumahod kayo ng isang baso, tingnan nyo kung may tubig. Pag may tubig, eh, alam nyo na gagawin. I-drain po natin yun. But anyway, thank you for watching and God bless us.